Ang magandang balita ayon kay Juan, 19 na kabanata. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng may paparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus. Hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang may sabing, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga pariseyo. Kung gayon, bakit inutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng diborsyo bago niya hiwalayan ito? Sumagot si Jesus. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalunya, maliban kung ang asawa niya ay nakiapid sa iba. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagay ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba'y nagkaganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng mga salitang ito ay siyang gumawa nito. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Pinagalitan sila ng mga alagad, ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos ay umalis na siya. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin sa mga yon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging saksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa mayayaman ang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko pa rin, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.
Nagsalita naman si Pedro. Tignan po ninyo. Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nagahari na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni Noah ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Ikadalawampung kabanata. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng ubasan na lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng 1 denaryo. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng 1 denaryo. Nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapong kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng bayad ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil sa ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga Hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3rd araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumugot siya, sana po'y paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak na ito.
isa sa kanan at isa sa kaliwa kapag naghahari na kayo. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Opo. Tugon nila. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa mga pinaglaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ang nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Salib, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ng iba. At sinuman sa inyo na ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutupos ng marami. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May 2 bulag na nakaupo noon sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila'y nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa amin! Pinagsabihan sila ng mga tao at pinapatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa amin! Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakitang muli. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa kanya. 21 Kabanata. Malapit na sila sa Jerusalem at pagdating nila sa Betfage sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang 2 sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang pisiro. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan nyo ng Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Siyon ay sabihin ninyo, hari mo'y dumarating, siya ay masdan mo, mapagpakumbaba, nakasakay sa asno at sa isang bisiro, anak ng isang asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balaban. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balaban sa daan. Mayroon namang pumuto ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa ngala ng Panginoon! Purihin ang Diyos! Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataon din niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niya itong yungib ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling.
Nagalit ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo ng... Purihin ang anak ni David! Purihin ang anak ni David! Sinabi nila kay Jesus, "Di mo ba narinig ang sinasabi nila?" "Narinig ko." Tugon ni Jesus, "Bakit? Hindi pa ba niyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri." Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan yon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, "Hindi ka na mamumunga kailanman." Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila'y namangha. "Paanong natuyo agad ang puno ng igos?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, 'Umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat,' mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo." Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. "Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit, kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung anong gawin sa atin ang taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi naman niya sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon.' 'Ayoko po,' tugon niya. Ngunit nagbago siya ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, 'Opo.' Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pang magpasakop sa paghahari ng Diyos kaysa inyo. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang pinaalagaan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, sinunggaban ng mga kasama ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa,
at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan. Ngunit, ganun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya mga masasamang iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy pa si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi sa inyo maghahari ang Diyos, kundi sa mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.